Feng Shui tips na maaaring maka-attract ng pera o kayamanan. Ngunit bago tayo magpapatuloy, ang video na ito o content na ito ay aking nabasa lamang na gusto ko ring ibahagi para sa inyo. At ito ay isang paniniwala o galing sa kultura ng mga Chinese. At kung ikaw ay interesado at gusto mong malaman ang tungkol sa content na ito, maaari kang magpatuloy at manood. Kung ikaw naman ay hindi interesado at hindi ka naniniwala, maaari ka nang mag-skip sa video na ito. At pinapaalala ko lang sa aking mga manonood na hindi lahat ng ating kultura o kultura sa buong mundo ay maaari mong paniwalaan sapagkat mayroon tayong iba't ibang paniniwala at kultura na ating paniniwalaan. Okay guys, tayo magsisimula na. Ano nga ba ang mga bagay ayon sa Feng Shui na maaring maka-attract ng pera o kayamanan sa ating tahanan? Simulan natin. Number 1, Wealth Corner. Ang Wealth Corner na tinatawag guys ay ito yung main entrance pagpasok sa isang tahanan. Ito ay matatagpuan o nakalocate ito sa kaliwang bahagi ng tahanan pagpasok. Ito ay diagonal. Sinasabi sa Feng Shui na ito ay nakaka-attract ng pera at kayamanan kung ito ay sisikapin nating laging malinis, klaro at maliwanag. Huwag nating hahayaang andyan yung mga basura guys, yung mga kalat natin. Huwag natin itambak sa wealth corner na tinatawag o kaya sa sulok ng ating tahanan na makikita sa kaliwa. Number 2, Let Money Flow. Sa Feng Shui guys, naniniwala ang mga inchik na sa entrance ng ating pintuan sa ating tahanan, kapag ito ay malinis at mayroon itong positibong enerhiyang pumapasok sa ating tahanan, ito ay nakaka-attract ng pera at kayamanan. Paano natin gagawin yung guys? Well, panatilihin nating malinis ang entrance o pintuan ng ating bahay sa ating pintuan. Maaari din tayong maglagay ng halaman sa ating pintuan o berdeng halaman dahil alam natin ang berde ay nakaka-attract at isang kulay na maswerte. Isa rin itong lucky color ngayong taong 2024. At iwasan natin sa ating pintuan o nakakalat na anumang madadaanan natin. Ayan. Keep it clear. Maaliwalas at maliwanag ang ating pintuan kapag tayo ay papasok sa isang tahanan o tahanan natin para pumasok ang positibong enerhiya at maka-attract ng pera o kayamanan. Siyempre nga naman paano papasok ang swerte? Halimbawa, may kapitbahay magbibigay na pala ng masarap na ulam sa'yo. Tapos yung pintuan mo, ang dami pa niyang kalat na makikita, may nakabara dyan na bisikleta, chinelas, balde. O, syempre, ang swerte, papasok pa ba? Baka hindi na siya papasok kasi nga hindi siya makadaan. O, diba? Kaya panatilihin natin ang ating pintuan ay malinis at maaliwalas. Number 4, Repair and Replace. Sa Feng Shui, ano nga ba ang repair at replace? Sa Feng Shui, ang mga sirang kagamitan kagaya ng punding ilaw, nabasag na ilaw, yung pintuan na nasira, yung faucet na hindi gumagana, walang tubig, hindi papasok ang swerte o kayamanan sa isang tahanan. Kailangan natin itong iparepair at pwede natin itong palitan. And by experience guys, isa akong katulong dito sa Hong Kong. Kaya pala, napapansin ko na kapag may nasira dito sa bahay, like for example, napundi yung ilaw namin o nabasag yung lampara, pinapaayos na agad-agad ng aking madam. Yun pala ang dahilan kung bakit pinapaayos na nila kaagad-agad dahil hindi pala ito maswerte sa tahanan. Kailangan pinaparepair na natin agad-agad, huwag nating patagalin. Number 5, Healthy Plants. Hayan guys, maswerte pala sa isang tahanan na maglagay tayo ng mga halaman, lalo-lalo na yung mga kulay na halaman na kulay berde. So, heto yung halimbawa na maaari nating ilagay sa loob ng tahanan para maka-attract ng pera o kayamanan. Ngayon ko lang din nalaman ito guys. Kaya naman, maglalagay na rin ako ng aking ganitong uri ng halaman sa aking tahanan. Pampa-attract pala ito ng pera at kayamanan. Number 6, Affirmations and Wealth Symbols. Kung napapansin nyo guys, may mga nakikita tayo sa mga lahing Chino na sinasabit sa kanilang pintuan.
pagpasok mo, may makikita ka, halimbawa, yung mga ingots, ganyan, nakakapag-attract pala yun ng pera at kayamanan. Kaya pala naglalagay sila, no? Kaya yan, guys, pwede kayong magsabi sa inyong tahanan ng mga ganitong klase ng displays or ingots na pagpa-attract ng pera at kayamanan. Number 7, keep your kitchen clean. Ooh, bago lang din sa akin to, guys. Nakaka-attract pala na ang kusina ay dapat sikapin natin itong malinis. Oo nga naman, guys. Nakaka-discourage din naman kung yung papasok ko sa isang kusina is ang dumi-dumi ng kusina, lahat ng gamit, may mga bubog dyan na nabasag, hindi mo nilinis. Hindi ito makaka-attract ng pera at kayamanan, guys. Kaya naman sa Feng Shui is isa itong bagay o napaka-importante para sa kanila na ang kusina ay dapat pinapanatili nila na malinis at maayos. Number 8, invite abundance colors. Especially, guys, yung kulay na dilaw, yung kulay na berde o green, ito po ay maswerte at ito yung maswerteng kulay ngayong taong 2024. Nakaka-attract ito para sa kasaganaan, prosperity at kayamanan, syempre pera. Pwedeng kombinasyon ng yellow or green para sa ating sofa, yung ating mga unan, ating mga upuan o maka pwede naman ding mga displays. Clutter for wealth. Ayan, guys, mga gamit natin na hindi na natin ginagamit, yung mga abubot na pinakatago-tago at nakakalat dyan, pwede natin itong tanggalin na. Kasi, guys, hindi ito makaka-attract pala ng pera o kayamanan sa ating tahanan. Dapat ito ay regular na lililinis natin. Okay, guys, yan po yung aking na-share kung paano natin ma-attract or maka-attract tayo ng pera at kayamanan sa ating tahanan. At sana'y nagustuhan ninyo ang content na ito. Maaari kayong maniwala or maaari rin hindi, kagaya ng aking sinabi sa aking intro. Okay, guys, thank you for watching. Ako nga po pala ulit, si Mami Love. Sana'y natuwa kayo sa aking content. Huwag kalimutang i-like, i-share, mag-comment sa aking comment section sa ibaba at subscribe ang aking channel for more. Thank you and bye-bye! See you next time!